Ikawalo ng Marso, Biyernes, pagkaraan ng Miyerkules ng Abo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Malaking insulto sa mga bagong kasal kung magluluksa sa halip na magsaya ang kanilang mga bisita. Tamang gawain sa tamang lugar at sa tamang oras. Ito ang magandang patakarang ipinahihiwatig ni Jesus. May mga pagkakataong tama ang magluksa at mag-ayuno. Sa katunayan, talagang may mga itinakdang araw ang mga Hudyo para sa pagdadalamhati at pag-aayuno. Pero ngayon, walang dahilan para malungkot at magtiis ng gutom dahil dumating na at kasama na nga nila ang matagal na nilang hinihintay na Mesiyas, ang nobyo. Kaya nga sabi ni Jesus, "Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, di ba?" Kahit tama at magandang gawain ang pag-aayuno, sa pagkakataong ito, wala ito sa tamang lugar at wala sa tamang oras, kaya sa madaling salita, hindi tama. Pagsasagawa, lagi mo isaalang-alang sa tuwing may gagawin ka. Tama? Mabuti o maganda ba itong gagawin ko? Ano ba ang tamang lugar at tamang oras para gawin ko ito?